Hello, mga bata! Nandito na naman tayo sa ating asignaturang EPP, Industrial Arts. Bakit kailangan gumamit ng kasangkapang panukat? Paano gamitin ang mga kasangkapang ito? Alamin natin, paano ba natin ginagamit ang mga sumusunod na kagamitang panukat? Katulad ng eskwalang asero, zigzag rule, pull-push rule, tape measure, meter stick, protractor, T-square, ruler, triangle. Ngayon alamin natin kung ano-ano ang mga gamit nito. Ito naman yung tinatawag nating eskwalang asero. Ito ay ginagamit sa pagsusukat sa malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay. Halimbawa, gilid ng kahoy, lapad ng tela, lapad ng mesa at iba pa. Ito naman ang tinatawag nating zigzag rule. Ito ay kasangkapang yari sa kahoy na ang haba ay umabot ng 6 na pie at panukat ng mahahabang bagay. Halimbawa, pagsusukat ng haba at lapad ng bintana, pintuan at iba pa. Ito naman ang tinatawag nating pull-push rule. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga mananahi sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela. Ito ay ang tinatawag nating meter stick. Ang kasangkapang ito ay yari sa metal at otomatiko na may haba na 25 pulgada hanggang 100 talampakan. Ang kasangkapang ito ay may gradasyon sa magkabilang tabi. Ang isa ay nasa pulgada at ang isa naman ay nasa metro. Ito ay ang tinatawag na protractor. Ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga degree kapag ikaw ay gumagawa ng mga anggulo sa iginuguhit na mga linya. Ito naman ay ang triangle. Ito naman ay ang ruler. Ito ay ginagamit sa pagsusukat sa paggawa ng mga linya sa drawing at iba pang maliliit na gawain na nangangailangan ng sukat. Ito naman ay ang T-square. Ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mahahabang linya kapag nagdo-drawing. Ginagamit din ito na gabay sa pagguhit ng mga linya sa mga drawing na gagawin. Ito ay ang tinatawag nating tape measure. Ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga mananahi. Ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kapag nagpasukat ang magpapatahi. Katulad ng damit, pantalon, palda, gown at iba pa. Ito ang inyong gawin. Sagutin ang mga sumusunod. Ano ang ginagamit sa pagsusukat ng sumusunod? Number 1, tuwid na guhit o linya sa papel. Number 2, pabilog na hugis ng isang bagay. Number 3, taas ng p
pinto? Number 4, kapantayan ng ibabaw na bahagi ng mesa. Number 5, kapal ng tabla. Gawin lamang ito sa loob ng 5 minuto. Narito ang ating mga sagot. Tingnan ninyo kung tama ang mga sagot ninyo. Lagyan ng check ang espasyo kung ano ang wastong kagamitan sa pagsusukat ang gagamitin sa mga bagay na nasa chart. Okay, ready na? Okay, start now. Okay, kung tapos na, ilagay ang mga sagot sa comment section. Please don't forget to subscribe and like. Thank you and keep safe. Bye!